Good morning sa lahat. Tara magbasa na tayo ng ating libro, guys. Magandang balita, Biblia. Today is 04 May 2024. Nandito tayo sa aklat ng Isaiah chapter 25. Awit ng papuri kay Yahweh. Pakisabayan ako ng basa, guys, para pare-pareho tayo dito matuto. Kahapon ang tagal ko mag-upload kasi nga nasira na naman yung ating CP. Mabuti na lang yung medyo kinakalikot natin yung mga application natin dyan. So, marami tayong pinagtatanggal. Tapos, inano natin yung ating pang-editor na, na apps. Yun, in-update natin. Kaya, ayan, ayos. Pero ngayon, ito balik. Ano na lang tayo ulit. Tsaga-tsaga muna tayo dyan sa dati nating CP. Okay, basa na. Isaiah chapter 25, verse 1. O Yahweh, ikaw ang... Anin ko muna yung heading salita. Ulitin ko lang. Awit ng papuri kay Yahweh. Isaiah chapter 25, verse 1. O Yahweh, ikaw ang aking Diyos. Pupurihin ko at dadakilain ang iyong pangalan sapagkat kahanga-hanga ang iyong mga ginawa, buong katapatan mang isinagawa ang iyong mga balak mula noong una. Verse 2, ang mga lungsod ay iyong iginuho at winasak ang mga kuta. Ibinagsak ninyo ang mga palasyo ng mga dayuhan at ang mga iyon ay hindi na muling maitatayo. Verse 3, kaya dadakilain ka ng taong malalakas at matatakot sa iyo ang malulupit na lungsod. Verse 4, ikaw ang tunay na kanlungan ng mahihirap at mga nangangailangan. Matatag na silungan sa panahon ng unos at nakakapasong init sa harap mo'y mabibigo ang mararahas. Sila'y parang bagyong humahampas sa matibay na pader. Verse 5, ang ingay ng dayuhan ay parang init sa disyerto, ngunit napatahimik mo ang ingay ng mga kaaway. Hindi na maririnig ang awit ng malulupit, parang init ng natakpan ng ulap. Naghanda ng handaan ang Diyos. Isaiah chapter 25 verse 6, sa bundok ng Zion, aanyayahan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang lahat ng bansa para sa isang malaking handaan. Naku, hindi kakasya doon pag kalahat ng bansa, guys. Okay, tingnan mo. Verse 6, sa bundok ng Zion, aanyayahan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ang lahat ng bansa para sa isang malaking handaan. So siguro mga leader lang ang iimbitahin yan para magkasya. Kasi kung buong sambahayan, guys, ay sambayanan talaga ng bawat bansa, ay siyempre hindi kakasya. Parang katulad lang natin, di ba, nag-i-invite tayo ng mga leader ng bansa. So, yun lang. Ganun din siguro to. Pinakamasasarap na pagkain. Ulitin ko. Verse 6, sa bundok ng Zion, aanyahan ni Yahweh na makapangyarihan sa lahat ng bansa para sa isang malaking handaan. Pinakamasasarap na pagkain at alak ang kanyang ipinahanda. Verse 7, sa bundok ding ito'y papawiin niya ang ulap ng kalungkutan na gahari sa lahat ng bansa. Verse 8, lubusan ng pupuksain ng Panginoong Yahweh ang kamatayan at papahirin ang mga luha sa kanilang mga mata. Aalisin niya sa kahihiyan ang kanyang bayan. Verse 9, sasabihin ng lahat sa araw na iyon, siya ang hinihintay nating Diyos na sa ating magliligtas. Siya si Yahweh na ating inaasahan. Magalak tayo at magdiwang sapagkat tayo'y kanyang iniligtas. Napakaswerte naman ang bundok ng Zion na to. Paparusahan ng Diyos ang Moab. Siguro, guys, napakapalad na natin kung makarating tayo sa bundok na yan. Paparusahan ng Diyos ang Moab. Isaiah chapter 25 verse 10, iingatan ni Yahweh ang bundok ng Zion, ngunit ang Moab ay tatapakan gaya ng dayaming tinatapak-tapakan sa tambakan ng basura.
Verse 11, si Sakapi ng mga taga-Moab na igalaw ang kanilang mga kamay na parang lumalangoy sa tubig, ngunit sila'y bibiguin ng Diyos hanggang sa sila'y lumubog. Isaiah chapter 25 verse 12, ang matataas niyang pader ay iguguho ni Yahweh at dudurugin hanggang maging alabok. Awit ng pagtitiwala kay Yahweh. Isaiah chapter 26 verse 1, sa araw na iyo'y ganito ang aawitin sa Juda. Matatag na ang ating lungsod, si Yahweh ang magtatanggol sa atin at magbibigay ng tagumpay. Verse 2, buksan ang pintuan at hayaang pumasok ang matuwid na bansa na laging tapat. Verse 3, binibigyan mo ng lubos na kapayapaan ang mga may matatag na paninindigan at sa iyo'y nagtitiwala. Verse 4, magtiwala kayo kay Yahweh magpakailanman sapagkat ang Diyos na si Yahweh ang walang hanggang kublihan. O yan guys, ha? Maliwanag na maliwanag, kaya wi lang talaga tayo magtiwala. Verse 5, ibinababa niya ang mga nasa itaas, ibinabagsak niya ang lungsod ng kanilang tinitirhan hanggang maging alabok ang mga pader nito. Verse 6, ito'y pinatapak-tapakan ng mga taong hinahamak at ginagawang tuntungan ng mahirap. Verse 7, patag ang daan ng taong matuwid, at ikaw, O Yahweh, ang dito'y pumatag. Verse 8, sinusunod namin ang mga kautosan mo, ikaw lamang ang aming inaasahan. Verse 9, pagsapit ng gabi, hinahanap-hanap ka ng aking kaluluwa, nangungulila sa iyo ang aking espiritu. Kapag hinahatulan mo ang mga tao sa daigdig, malalaman nila kung ano ang matuwid. Verse 10, kahit mahabag ka sa taong masama, hindi rin siya matututong mamuhay ng tapat. Kahit nakasama siya ng bayang matuwid, kadakilaan ni Yahweh ay hindi pa rin mapapansin. Isaiah chapter 26 verse 11, nagbabala ka ng parusa, O Yahweh, ngunit hindi rin nila ito pinapansin, kaya ipadama mo sa kanila ang nakahandang parusa upang makita nila ang pagmamahal mo sa iyong bayan. Isaiah chapter 26 verse 12, ikaw ang nagbibigay sa amin ng kapayapaan. At anumang nagawa namin dahil sa iyong kalooban. Isaiah chapter 26 verse 13, O Yahweh aming Diyos, may ibang Panginoong sa amin nanguna, ngunit ang pangalan mo lamang ang aming kinikilala. Verse 14, mga patay na sila at hindi na mabubuhay sapagkat pinarusahan mo at winasak na ganap. Hindi na sila maaalala kailanman. Verse 15, pinaunlad mo ang iyong bansa, O Yahweh, at pinalawak mo rin ang kanyang lupain dahil dito'y karapat-dapat ang kang parangalan. Verse 16, hinanap kanila sa gitna ng hirap ng parusahan mo'y ikaw ang tinawag. Verse 17, sa iyong harapan katulad nami, babaeng mga nganak, na napapasigaw sa titirang hirap. Verse 18, matinding hirap ang aming dinanas, ngunit ito'y nawala ng kabuluhan, wala kaming napagtagumpayang labanan, at wala kaming anak na magmamana ng lupain. Verse 19, ngunit muling mabubuhay ang mga anak mong namatay, mga bangkay ay gigising at aawit na may hala. Guys, tingnan niyo itong Isaiah chapter 26 verse 19. Ngunit muling mabubuhay ang mga anak mong namatay, mga bangkay ay gigising at aawit na may galak. Kung paanong ang hamog sa lupa ay nagpapasariwa, ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay buhay. Ayoko ng second life. Pag ako namatay, gusto ko wala na, as in, end na yun. Ayoko nang may second life. Kasi nga, di ba nga, ayaw. Hindi mo naman kasi tiyak, guys, kung mapupunta ka talaga sa heaven or mapupunta ka sa impyerno. Kaya, ayoko talaga nun. kahit na lagi tayong nagdadasal kay Yahweh, lagi tayong humihingi ng awa kay Yahweh, ayoko pa rin ng second life. Mayroon na bang nakarating sa heaven, guys, na bumaba dito sa lupa? Mayroon na bang nakarating sa impyerno na bumaba dito sa lupa para magkaroon tayo ng guidance kung saan talaga tayo mapupunta? Para makita natin gaano ba kabait yung napunta sa heaven, gaano ba kasama yung napunta sa impyerno. So,
Kaya ayaw ko talaga na second life. Although wala pa naman tayong na sa generation natin, wala pa naman tayong nakikita na bumalik galing sa heaven tsaka galing sa impyerno. Ang kahatulan at pananumbalik. Kasi yung ano, sabi nga nasa ano, nasa tao, what I mean is, basta ang alam ko, ililigtas ka ni Father God pag kinaawaan ka niya. So, paano pag hindi ka kinaawaan ni Father God? Di ba? Yun ang malaking tanong. Okay. Ang kahatulan at panunumbalik. Isaiah chapter 26 verse 20. Pumasok kayo sa inyong bahay, bayan kong hinirang. Isara ninyo ang mga pinto, magtago kayo hanggang humupa ang galit ni Yahweh. O, ayan na nga. Verse 21, sapagkat darating si Yahweh mula sa kalangitan upang parusahan ang mga tao sa daigdig dahil sa kanilang mga kasalanan. Sa sandaling ito'y mahayag ang mga lihim na pagpaslang at mabubunyag pati ang kanilang libingan. Ayun na nga, Father God, kaawaan mo na lang kami. Kaya nga tayo guys, nagpapasalamat tayo tuwing umaga kay Father God kasi ginigising niya tayo. Tapos, nakikipag-usap tayo sa kanya na maawa siya sa atin, naggabayin tayo sa buong araw natin na ginagawa sa buong, e diba everyday nagagawa tayo, nagtatrabaho tayo. So, gabayan niya tayo na magiging safe lang tayo at magiging fit to work tayo parati. Lagi tayong ligtas sa anumang kapahamakan, lagi tayong healthy. Yun ang mahalaga talaga, healthy ka, kasi pag healthy ka, hindi mo kailangan magpa-doktor, hindi mo kailangan gumastos ng medisina, hindi mo kailangan, so kumbaga sa ano, pag healthy ka, nandoon na lahat guys, kaya yun lagi ang hinihiling natin kay Father God. Pag fit to work ka, nandoon na rin yung income mo, magkakaroon ka na rin ng pagkain sa hapagkainan. So ganun lang siya kasimple yung panalangin ko parati kay Father God. So bukas na itong ano, ililigtas ang Israel. Lagi naman silang nililigtas eh. Bukas na itong chapter 27. Bye everyone. God bless.